keep saying no. This can't be the way it was supposed to be. So hello guys, welcome back to my vlog. And mag-alas 4 na ng hapon. So dito pa rin ako sa office. And naghihintay ako ng alas 5 kasi din ako. Ako lang mag-isa dito sa office kasi nga wala si Doc. So, meron siyang pinuntahan. So, hindi ako masyadong na-busy today. Yun lang, medyo ano lang. Medyo masamala yung pakaramdam ko. Pero siguro dahil na, you know, girl thing. So, ngayon, ano yung magiging topic natin ngayon? So, kita-kita guys, ang buhok ko. Parang nag-dry na siya, pero at least umaba na rin siya. So, hindi ko na siya puputulan sa sunod. Kasi nga, mas gusto ko yung mahaba yung buhok ko. So, ito pala, papakita ko sa inyo. Dito, parang mamamatay na siya. So, as you can see, yan, para mag-focus. So, meron siyang mga ano, meron siyang parang nalalanta na yung plants. Same din dito sa kabila. So, yan. Pero sabi nila, hindi daw ito masyadong bibinyagan kasi nga, parang cactus din daw ito eh. As you can see, ganyan ang kanyang ano. So, ang ginawa ko kasi nga ito, nag-rot na siya, pinutol ko. Pero syempre, hindi mahawag. Magtanim din dito, okay lang naman siya. Malusog naman. Pero may iba lang talaga na tanim na parang ano siya, mamamatay. So, siguro, part lang yan ng ano. Kasi nga, hindi sila masyadong na-expose sa sun. So, update pala guys dun sa husband ko. Currently, pabiyahe sila papuntang ano, papuntang Europe ngayon. And, already naman kami nag-uusap. So, through chat, messenger. So, hopefully, pag nakadating na sila sa Europe, mapag-usap na din kami ng ayos. So, I mean, makakapag-video call na kami. Kesa ngayon, yun, messenger lang. So, sa mga gaya namin na nasa long-distance relationship, no? So, yun talaga, guys, ang isa sa mga, ano, mga challenge ng LDR, yung communication. So, kasi nga, sabi nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, hindi talaga reason yun na layo kayo tapos hindi kayo nakakausap. So, marami din mga ano, maraming ways. Kasi ngayon, very high-tech na yung panahon. I mean, pwede na makapag-usap. Kasi nga, may mga satellite na yung mga barko. Meron na mga wifi connection, unlike before na sulat, ganun, sulat-sulat lang. So ngayon marami na talagang ano, mga paraan na pwedeng gawin or pwedeng ano, na makapag-communicate kayo sa isa't isa. So yun nga sa amin, kasi ever since na boyfriend-girlfriend stage, hindi talaga kami nawawala ng communication. So, pag nagtatampuan, ganun din. Dapat ilang oras magkakabati din. So, hindi pwedeng lumapas ng more than one day, ganun, or one day. Kasi nga, yun yung magiging problema niya. So, mamaya, ewan ko kung pupunta ba ako ng mall mamaya. Dadan ba ako sa mall? Kasi nga, gusto kong bumili ng ano, ng yogurt. Kasi, yun yung gusto kong kainin. So, maganda din ang, ano, ang health benefits ng yogurt. So, aside from that, hindi ko alam kung ano pang bibiliin ko. So, tingnan lang natin. So, hello guys, good evening, and
Ngayon, super duper ano, pangit ng pakaramdam ko, guys. You know naman, girl thing. So, yun yung effect, no? So, kailangan talagang mag-relax sa bahay. Kasi nga, masama ang pakaramdam ko. So, bukas, baka absent ako sa work since masama nga yung pakaramdam ko. So, yung naramdaman ko ngayon, yung parang masakit yung ulo mo, parang hindi ito at dito. Yan, masakit. Tapos, masakit yung puson mo, ganun, wala ka sa mood. At saka, yun, kanina, masyadong ano ako eh, nag-crave ng pagkain. So, ganun talaga, guys. So, dapat intindihin nyo yung mga kababaihan. So, ganyan. Hindi madali na maging isang babae. Char. So, anyway. Yun na nga. May mga pending pa ako mga dapat tuwin sa trabaho. Pero, kailangan ko talaga ipahinga yung katawan ko since it's very important, no? So, hindi talaga tayo dapat na mag-work pag masama talaga yung pakaramdam natin. So, always prioritize your health. So, importante talaga yung ating health. So, yun yung importante. So, anyway, ano ba yung topic natin? So, ano bang magandang topic ngayon? Ngayong gabi? Ano ba yung magandang topic natin? Since Valentine's Day na pala, no? So, Valentine's, approaching na yung Valentine's, and syempre, approaching na rin yung ano namin, yung wedding anniversary namin ng asawa ko. So, ika-ilan na ba namin? So, kinasal kami 2019. 2020, 21, 22, 24 years na kami kasal, guys. So, 4 years. It's been a smooth sailing years for us. So, wala naman kaming, ano, masyadong kadamahan sa 4 years na pagsasama namin. Siyempre, mga konting, ano lang, mga, kumbaga, mga childish na mga tampuhan, yun lang. So far, yun yung mga, ano namin. Pero, yung sinasabing matinding mga problema, thankfully, and luckily, wala kami mga ganun. Yung mga problema sa ano na nangyayari sa ibang mag-asawa, lalo na sa long distance relationship. So, luckily and thankfully, no, hindi naman ako binibigyan ng sakit ng ulo ng asawa ko. So, yung nabibigyan ng sakit ng ulo sa akin, ngayon yung dysmenorrhea ko. So, yun guys. Anyway, syempre, hindi may iwasan, no, sa mga ibang viewers, followers. So, nagtatanong sila, no, na 4 years na kayong kasal, pero bakit wala pa rin kayong anak? So, alam nyo guys, yung topic na yan is isa sa mga topic na, sorry guys, parang disappointed ako. So, it's a gross content. Anyway, yun, back to the topic. So, marami na sasabi na 4 years na kayo kasal, pero bakit di pa rin kayo kakanak? So, fortunately, hindi naman namin issue yun. Kumbaga, yung may mga issue lang ng ganun ay yung mga taong ano ba, yung mga may pagkamarites, ganun, mga intagera, ganun. Pero actually, yan din yung tanong na parang off or ayoko talagang sagutin. Kasi nga, yung pagkakaroon ng family, so, piling ko ano yan eh. Kumbaga, calling. Para siyang calling. Kasi nga, no, pag ibinigay sa'yo ng Diyos, ibibigay talaga yun niya. So, kung tatanong ninyo ako kung napapressure na ba ako sa edad ko ngayon, at saka sa amin ang asawa ko. Actually, guys, hindi ako pinipressure ng asawa ko regarding sa pagbubuntis since
Sabi niya, yun nga, para sa amin, it's a calling. So, pag binigay ni Lord, bibigyan niya yun. So, pag hindi pa ngayon, enjoy mo na naman ang life namin. So, yun yung aming kumbaga principles in life. Hindi namin kinocompare sa sarili namin na mas feeling namin hindi kami blessed kasi wala kaming anak, ganito, ganyan. Actually, hindi. Kasi, yung buhay natin, parang binabalance ni Lord. Minsan, meron ka nito, pero wala kang ganyan. Minsan, maapaw yung ganitong blessing mo, pero yung ganito, hindi pa dumadating. So, kumbaga, may mga timeline sa buhay natin na Diyos lang talaga nakakaalam. So, fortunately, nakapagpa-check na rin ako sa OP, and yung mistake ko is, so far, so good naman yung health niya. So, sabi ng doktor ko, I just need some, yung nga, diba, before, yung trabaho ko sa, ano, sa medyo before is so stressful, kaya nga pinahinto ako doon. So, take time, ganun, relax. At saka ngayon, okay naman yung work ko, relaxing naman. So, sabi ng doktor, kumbaga, para nasa waiting time lang pa. Kasi nga, syempre, yung asawa ko is nasa malayo, at saka ako dito. So, kumbaga, hindi pa na-timingan. So, hopefully soon. So, ganun. Syempre, sino ba naman ang ano, pag, syempre, 9 months away yung asawa mo, 9 to 10 months away, tapos dito pa, paano ka naman mabubuntis ng ulit? Paano ka naman magkakabit ng ganun? Mga naghihintay dyan, syempre, mas excited din kami kung ano yung plano ni God sa, pero, napag-usapan na namin yan. Mga bagay-bagay na yan. So, huwag nyo na yung problemahin. Kasi nga, hindi namin yan pinaproblema. Kumbaga, we're happy. Kahit nga, wala yan. Happy pa rin kami kasi nga, we love each other deeply, so deeply. So, yun lang naman talaga importante, guys, no? Kumbaga, bonus na lang talaga yan. So, yun. At saka nila, oh, ganyan, ganito, magta-30s ka na, wala ka pang ano, ganito, ganyan. So what, diba? Importante na enjoy ko naman ang life ko. At saka, may mga plan A, plan B, plan C kami about yan. So, don't you worry. Darating din tayo dyan. So, motherhood is a calling and it's a wonderful thing, you know. And I'm proud din sa mga kilala ko na syempre na ano nila na ma-manage din nila yung life nila. So, kasi pag sinabi mong motherhood kasi dapat ano kasi ready talaga yung sarili mo. Ready kayo financially talaga. Kasi nga, in the end, baka mag-suffer din yung mga anak ninyo. So, marami din kasi akong kilala na ganun, guys, na yun nga, dumarami na yung mga anak nila. Pero, financially speaking, hindi nila napoprovide yung mga needs ng anak nila. So, kumbaga, kawawa din sila. So, mentally, financially, kumbaga, dapat emotionally stable ka muna bago mo i-face yung ganung calling. So, actually, may mga ano din ako, may mga friends and relatives na ganun. So, sabi nila ganito, sana in-enjoy muna nila yung life nila, nag-ano muna sila, nag-control muna sila. Pero, syempre, pag nandyan na, hindi mo naman na pwedeng talikuran yung anak. So, you have to be very grateful na lang na, kasi parang yun na rin yung blessing mo. So, kami naman, habang wala pa yung blessing namin, syempre, yung unti-unti, nabibuild namin yung mga dreams namin. So, before numating yung isa pang blessing, so, yung bonus na yan, syempre, at least, okay na, medyo okay na kami. Kasi mahirap din naman yun na dumating yung time na kumbaga, hindi pa kami talaga ready. Kumbaga, before, wala pa kaming bahay, ganito, ganyan. Wala pa kami mga trabaho. Tapos, nagkaanak kami. Tapos, hingi lang kami ng mga panggatas, mga diaper ng mga anak namin dun sa kapatid namin or sa relatives namin, sa parents namin. So, hindi talaga maganda yun, diba? So, mas okay talaga na ready ka talaga
para in the end, hindi ka magiging burden din sa pamilya mo or sa mga kakilala mo. So, sabi ko nga, it's a calling and fortunately, hindi naman kami talaga ganun ka-pressure or nagmamadali. So, kumbaga, dinitake namin ang aming relationship, ini-enjoy namin hanggang sa bigay na talaga kung ano talaga yung para sa amin. So, depende yan kung ano maging plano ng Diyos sa amin. So, anyway guys, tingnan natin bukas kung saan tayo dadalhin ang ating paa. Kasi nga, nag-take ako ng leave sa office kasi yun nga, parang masakit ng ulo ko. Kasi nga dahil sa girl thing. So, pero tingnan natin bukas na kung ano ang magiging takbo ng ating araw. So, for now guys, yun na muna ang aking vlog and I hope to see you soon on my next vlog. Thank you very much kasi dumadami yung nag-review sa aking vlog and thank you for watching. Don't forget to please mag-subscribe kayo para umabot naman ng 1,000 yung subscriber ko at least, diba? Para i-workout ko na lang yung watch time. So anyway, I love you guys. See you soon and good night. Saying no, this can't be the way it was.